So yun, magandang araw mga ka-welder. At siyempre, panibagong araw na naman. Gagawa na naman tayo ng food cart ni Kuya Eric. So yun, at nandun sa labas yung food cart. At nandito ako sa loob mga ka-welder. Habang umaga pa naman. So yan. Para makita nyo rin. Ang pag, masubaybayan nyo rin kung paano natin ginagawa yung food cart ni Kuya Eric. May naghahanap sa iyo. At sino naghahanap? Ayun, tingnan natin kung sino naghahanap. Kung ako ngayon, kinitsa ko lang po si Kuya Welder sa ating sponsoran ni Sir Japper na food cart po ni Kuya Eric. Ito kasi Kuya, ito diba? Ito. Tama naman ito. Open na to. So pagka ano, lalagyan na lang natin naman. Yeah. Para hindi matalas. Pupukin natin yan. Sarado natin. Sarado natin. Okay na to. Okay, okay po. Kita niyo po, maganda po. Maganda po ang quality. Saka good quality po, meron pa po siyang tapungan dito sa itaas. Parang ano lang. Ito. Tinitin ko lang po para ano. Yung pong pinagawala po kayo, Welder. Yung ating po lalagyan ng sauce. So, patay na lang po natin siya dito para po maging maayos ang sukat at tamang-tama sa mga ating gagawin food cart po. So, dalhin mo na lang. May oh, meron ako yung meron ako din yung mga alam mo yung tabla ng mayonnaise? Oo. Oh, yun ang susukatan natin. Kaya lang, huwag mo na siya lalap. Sagad mo na rito yung kakit. Diyan na yung kakit. Para para pantay siya dito. So, para pag nalaman may sobra man dito, lalagyan na lang. Ay, may sobra dito, lalagyan na lang natin yung pagay sa akin. Wala na yung pintuan dito, pero dito na lang ang pintuan. Ano mo na lang dito, kuya? Pwede na lang natin sarado. Sarado. Tapos, yung kalahati nito. Yun ang pintuan. Para istara. Kaya ka may pinto? Pwede na siguro kahit wala kasi open naman dito sa video. Hindi, may papansin mo kasi open ka dahil wala kang bisikleta. Mm. Once na nagkabit ka, hindi ko nakakabukas dito. Paano mo papatro yun kasi? Wala yung bisikleta. Kaya okay, pwede ko siya. Kasi hindi. May opening to. Okay, tatama dito. Dito, Eric. Yan, dito sa banda. Putol ko, putol. Para madudukot mo rin. Pero sarado ko. Hindi, okay yun para. Stainless yun. Halos lahat. Stainless na rin yung gamit yun. So, salamat po. I-ano na natin, i-cool blast na natin yung stainless. So, yun nga pala, baka kapag ano, may dagdag pa tayo dito. Tulad nga ito, dahil tignan natin yung ganito, mayroong shield. Shield po sa'yo, bas. Maganda po yun. So, yan. At meron pa tayo, ito, dadagdagan pa tayo para sa acoustic. Pero yung mas malaki itong konti ko pala dito. Mas malaki na din sa aron ito eh. Nakita ko yung sabi ko para mas malaki. So yan, at para may stainless na lang dito sa kabila. Ito nalagyan lang dito. May butas, ano ito? May butas ito eh. Kakaroon sa yung sarado pa ito, pero may butas siya dito para tumaan yun. Kalan ko yan lang. Ganito na lang po kaya ilagay mo dyan sa dulo para full exhaust dyan. Sabi yung init ng kalan natin. Para palabas mo siya ng hindi siya pati. Kasi may... Alam. Ganito na lang? Oh, ganyan na lang po. Pwede kung ganito na lang ilagay natin dito sa gilid na to. Kasi para yung singaw ng kalan natin is nagsisirculate nila siya sa loob. Ang flooring natin dyan. Ang flooring natin dyan. At salamat din po kay Kuyang Welder sa paggawa niya. Talaga pong solido po at quality po talaga kung gumawa ng kuya. Nakita ko po eh. Ngayon ko lang po, first time ko siyang nadalaw dito sa ating, sa kanyang welding shop. At nakita ko naman itong okay po talaga. Is quality po talaga ang kanyang pagkakagawa. Maraming salamat po.
Sagad na lang siya. Pwede yung mga ganyan. Ito itong nakating yung flat bar na ito. Sala, magkira niyo. Ito ito yung flat bar na ito. Magkira na natin. Parang dito na lang yun. Para alis siya. Gaya-gaya na lang po natin. Bali po, tatlo na lang po siya. Tapos yung mga... Ito yung round bar na ito. Parang hindi ka na masyado mahirap. Tatlong ano? Oh, tatlong ganyan. May hati siya dito o... Pwede po natin lagay siya ng hati. Para hindi lumagalap. Para hindi siya lumagalap. Tapos, gusto lang na. Kung ano po yung sukat natin dito, pwede natin lagay ng pagkakas ng hati. Kung isa balik ka dito, ito makakas na dito. Hindi lang na natin sila. Kasi ito yung malipalan. Wala siya, ito pa lang. Wala naman siyang masyadong ano kasi iwas yung taas sa inyo. Hindi po yung ating pangkat para... At meron tayong magagamit pala yan. Nga, binisita pala tayo ni Kuya Eric na dito. Nagulat tayo. Dahil, kala ko kukuhanin niya na agad. Yung bisikleta na lang ito ang bibili namin at kung sa pinakita mo lang sa vlog ng Adelgato. Mga ilang araw pa yung tanong ko lang kung mga ilang araw po pa kaya yun siguro mga kung ito mga dalawang araw pa siguro mga dalawang araw pa ngayon kasi isang pinto mara yun naharap mo lang yung pag-alignment lang yun madali yun naman dali lang pag-alignment ito na lang kasi baka may mga hindi na welding na wala pupulugan ko so maraming salamat po kuya nga talaga yun Tira ko dito pa lang po. Eh, kung bibitaw mo ko, papahawak ka lang siya. Kaya pa, meron yata siya na po, ano. Kaya tinala, tinala ko. Kaya na lang, ah. Salamat. So, yun, at, welder, dinakal tayo kay Eric kasi, titingnan niya daw. So, okay naman, aprobado sa kanya. Yun nga lang, ito lagi ng mga ganito. Yun ang sinabi niya sa akin, para makompleto na. So, yun. Yun nga, sana makakuha na ng kapulit. Pag nakakuha ng kapulit yung amo ni Kuya Eric, sana magkampanan niya rin yung pagtitinda ng fishbowl, baka itinda niya ng tilapia. Hindi, joke lang po yun, joke lang po. So, binisita ito ni Kuya Eric at yung sinabi niya yung mga ano pang gagawin dito na gusto niya. At yun, okay naman sa kanya. So, sa ngayon ay gagawa na ulit tayo para masimulan na natin. So, eh, magkape mo habang nagkakape, maagang nang dumating si Eric eh. So, nagulat niya ako. Yun, nalaman niya yung bahay ko. At siguro, pinagtanong-tanong niya dyan. Kilala naman ako dito sa Bukana. At yan. After na matapos ako magkape, ay sisimulan na ulit tayo para matapos na natin ito. So, yun nga, ito, nakakabit na natin yan. At papakita ko na rin sa inyo yung iba pa na aming magagawa dito para sa ngayong araw at para mas mabilis matapos. Okay, mga older, at hanggang dito lang muna at magkakape lang muna. So yun nga mga older, kausap nga kami ni Kuya Eric kung call dito at so nga nakita niya na at yun nga may sinabi siya na ito full blast na natin lahat to kasi kung mapansin niyo yung kanya may pintura so stainless daw at ayun po, ito gagawin na rin po natin itong stainless. Ito pong lahat na ito. So, para kagaya ng kanyang cart, stainless. So, ito stainless na ito mga welder yan. Ang flooring. At yung magiging sidings niya ay gagawin na rin natin stainless. Ayun po. So, yun, shoutout sa aking asawa. Ayan po yung nagbibideo. Hindi po yung anak ko. So, yan, malikot. So, yan, pasensya na po kayo sa... sa pagbibideo kasi medyo malikot kasi
ano, nangyayari po ay pa siguro pag nag-i-spot or nagwe-welding ay nagiging malikot yung kamay niya, mga welder. At ito yun, may dala pa lang papayaan tatay yun. At saka nga po, hindi po ang aking anak ang nagbibideo, yung aking pong asawa. So pasensya na po kayo, mga welder. At yun, i-improve pa po namin ang pagbablog at paghawak ng cellphone. So yun nga pala. At eto, yun nga, yan, may shed din po yan. So yan, hindi lang napakita sa unang vlog kasi pag-upload, so dire-diretso naman po yung aming paggawa, mga ka-welder. At yan, itong flooring. So yan, may flooring na yan, stainless. At eto, yan, itong butas na to, ayaw ng patakpan ni Kuya Eric. Ang gusto na lang ipalagay ay itong steel matting. Kasi para po doon sa exhaust ng gasol, kasi baka po daw ay yung magkaroon ng fumes o yung yung sa gasol siya, yung may ipon na sumisingaw, maring mag-cause ng pagsabog. Oh, so yun. At ito po, ito pong yan, yung bubong. Lalagyan na lang natin 'to ng konti. Kasi pong bakal. At so yan, may pintuan yan dito, mga welder. At upholstery pa natin yan, pipinturahan pa natin yan. So mga welder, ito yung gagawin natin. So yung flooring niya, ang gusto niya as flat bar na lang din para makasingaw sa ilalim. So yun. At marami pa tayong gagawin dito, mga welder. Bali, magpipintura muna pala tayo. Yan, gagamit natin tong pintura. So ito, yan ay black. So ano to? Ang primer lang naman to, epoxy primer black. So yan. Bahala na siya magpatong kung anong gusto niyang ibang kulay. At least, yan o, epoxy primer black. Yan. Para lang naman to sa loob kasi matatakloban na yung mga ng stainless, yung ibang mga part ng bakal. So hindi siya mapipintahan, kaya pipintahan ko muna para bago takloban. At ganun din, maproteksyonan yung ibang bakal kasi ba malapit dito sa dagat para hindi agad kalawangin. So yun, no? So ito, may stainless na yung ibabaw niya, yan, no? Stainless na yan, mga welder. So pasensya na kayo kung nga pala dun sa medyo magalaw yung cameraman ko nung una. So yung asawa ko po yun. So sorry na po. So ito po, yan, may flooring na yan. Pipinturahan muna natin yung mga ibang bakal yan, tulad nitong bubong. At ito, may shelves na. So yan, salamat nga pala dun sa ano, sa pinabasa ko sa comment. So ito, meron naman po, nalagyan naman po natin ng shelves. At ito, lalagyan natin siya ng cover. So ngayon po, pinturahan muna natin yung pipinturahan natin kasi pag nabalutan na siya ng mga bubong po, ano na po yan, hindi na po siya mapipintahan. Mapipintahan man ay magkakalat naman po yung pintura. So ito po muna yung ating gagawin, pipintahan muna natin itong mga angle bar na to, yan. Yung mga pwede natin pintahan. So ito, we-welding natin. Sabi ni Kuya, kahit steel matting na lang din daw dito. Kasi para ventilation. So yun po, para yung fumes o yung singaw ng gasol. Kung sakaling magkaroon ng leak, makaka-absorb agad ng hangin o makakalabas. Kasi baka mag-spark po. So ito po yung frame niya, hindi pa naman po tapos yun sa ilalim. So kahit yung ilalim po ay pahuli na natin yung flooring niya, mahalaga po mapintahan natin itong mga gilid kasi ito po ay sasaraduhan na yung mga gilid na to para mapasama siya sa pagpipintura. So ito nga pala, sa mga yung iba, nabasa ko din po sa comment. So ito po, ang luwang po nito is almost 120 cm ang haba niya. So ito po ay 65. Yan. 65 cm. So 120, 65, yun, ganun po. Tapos yung taas niya is 150 cm. Hindi po kasama 'to. Plus kapag isama po natin yung pinaka trusses niya, yung king post ng trusses, yun po ay nasa 165 yun. One total po siya ng taas niya. So depende pa po sa ground clearance niya kasi magbabago pa yung gulong kung gaano kataas. At so yun.
ano po sa inyo kung ano yung mga nagawa na dito. Yun ngayon, magpipintura muna po tayo. So, itimplahin muna natin yung primer black. So, yun po, mga welder, at samahan nyo ako magpintura. Yan. At so, yun, napit-napit na rin itong matapos. Yun po, at para iwas kalawang, itong ang ilalim, sabi ko, madali naman itong gawa ng flooring. Minahin muna itong mga sidings, kasi tataklo ba na siya ng stainless. Sayang naman kung hindi pipintahan. So, yun po, magpipinta muna tayo. Mag-grinder muna natin, gagrinderin muna natin yung ibang, ano mga welder, yung ibang hindi na grinder, so yan po. So yan, at pasensya na po yan, ako lang po may akong cellphone ngayon. Cellphone po kasi yung ginagamit ko, kaya medyo malikot, so pasensya na po. Grinderin po muna natin yung iba. At para po mapinturahan na natin. Para si Batsyo yung pinulat mo nung nahulog doon sa wall. Yun, ang ginagrinder po natin, yung ating mga pinag-weldingan, yung mga pinag-ispatan, pinag-layer natin ng brace. Kasi medyo matalas. At so ito, yan, gagrinder natin yung ibang mga pinag-ispatan at pintura natin yan. Para malinis. So yan, mapansin nyo. Yung flooring na yan. Ispat na yung flooring nyo. Yan o. At yun nga, stainless to. So itong ginamit ko dito, stainless. At si magiging sidings din yan ay stainless na rin. Ipo-full blast natin yung ano ni kuya. So stainless na po mga ka-welder. So yun, at sa mga viewers na nag-suggest yung ibang suggestion, nabasa ko po sa comments. So marami pong salamat. So mas na-improve pa po natin itong kay kuyang Kuya Eric na food cart. So yun, at makapaghanap buhay na siya. At ayun po ang dito yung shelves. Ayun po sa taas, kaya makapansin nyo. So ito po, steel matting sya para mapakapaglagay po sa dito ng extra na gamit. So ito naman yung gagamitin natin nga, yung sabi nga ni Kuya Eric na lagay sukatan ng lagay ng sauce, no? Ito against the light, ha? Hindi pa tayo sa kabila. So yun, masensya na kayo, medyo magalaw nga. Ayan o, so dito naman yun sa unahan. Ay! Yung bumabayan sa labing ko, ha? So yun, dito natin yung lalagay yan. After na mailagay natin yung sidings, mga welder. So, ilagin din natin dito ng cover para hindi naman kitang-kita agad yung mga nasa taas niya. At ito yung magiging harapan. So yun, stainless din yan. Mas malaki nga pala ito, mga welder. Malaki nga po pala ito ng konti kumpara dun sa kanyang ginagamit na food cart. Mas mahaba ng konti at medyo mas mataas yung bubong. Yan lang. Tapos may pagkakaiba sa bubong. So ito yung design na ginawa ko. Ganyan. So yan, lilinisin ko muna na yung mga ano at pipinturahan ko yan. So dito naman tayo pupwesto. Yan. Thank you.
So yeah, medyo madilim at ito, pipinturahan muna natin ngayon, diba? So, pinipintura na nga natin to dahil matatabunan to pag lagyan natin ng cover yung siding mga ganda. Para naman hindi sayang. Pwede naman natin hindi pintahan, cover na agad natin. Pero mas maganda kung may pintura. Mas tatagal yung bakal. So ito na lang po yung ginamit ko brush, hindi na po nakabili ng ruler brush. Mabilis lang naman po ito kasi ano lang po, primer block, mabilis lang po itong matuyo. Epoxy naman po ito, epoxy primer block. So may halo po yung palang catalyst. Yun, at shoutout nga po pala kay Tita Ren, yan yung batang child smile. So, salamat po pala sa suporta, Tita. At yun, nakikitita na tayo. Yun, marami pong salamat sa inyo, sa patuloy na panonood. At sa mga OFW po na nanonood sa atin. At lalang-lalang na po kay Idol Japper Sniper sa pagbigay po sa atin ng opportunity na sa atin po ipagawa. So, marami pong salamat, Idol Japper Sniper. At ganoon din po sa mga nag-sponsor nito para kay Kuya Eric. Salamat po ng marami sa inyo. Pagpalaib pa po kayo ng umay kapal at patuloy po kayong bigyan ng kalakasan. So yan, napintahan na natin yung mga welder, yung iba, yan o, para matatakloban.
So itong ilalim na to, itong pinaka flooring ay hindi ko pa nalalagyan ng pinaka flooring siya kasi madali lang naman yan compare dito sa mga siding. So pinintahan ko muna itong mga ilalim. Ayan, ang kulay black na primer yan kaya medyo madilim itong ilalim. At paglalagyan ko na siya ng siding. So ngayon at para matapos na itong baba at dito naman ako sa taas para malagyan na ang upholstery. So yan, pinturahan ko din yan pag nalagyan na ng pinta. Ayun nga, so bali upholstery yan at bisikleta na lang yung kulang natin dyan. So sa ngayon pinturahan natin at lalagyan natin ng sidings para wala na tayong gawain dito sa baba. At ayan na yung magiging itsura niya, makikita nyo. So stainless yung ibabaw at siding stainless din yan para malinis mga welder. At gagawa pa tayo ng mga lagayan ng sauce. So yun pa, meron pa tayong mga gagawin dyan. At ipu-full weld natin yung mga hindi pala full weld. Ayan, pu-full weld pa natin yan para mas matibay. At para magamit na ni Kuya Eric ng mas maaga. So ayan makikita nyo yan after na may bubong na. So yun, sa ngayon po mga welder, po muna update lang po sa paggagawa nito ng food cart ni Kuya Eric. At lapit na naman yan, magiging panghanap buhay niya na. At sana alagaan niyo bukas o yung next upload ko po, abangan nyo yung pagkakabit ng siding. So yun mga welder, at andun nyo sa next video ko. So yun mga welder, makikita nyo doon ang sidings na stainless na aking kinakabit doon. At after noon ay upholstery siguro. So yun mga welder, bye bye.